kasama nga natin ngayon ang feng shui expert na si Master Hans Kua. Hi, hello, Master Hans. Hello po. Yes, marami siyang ibibigay sa atin ng mga gabay. Pero, syempre, bago ang lahat, papaalala lang po namin na ito pong ibibigay ni Master Hans ay gabay lamang at nasa sa inyo po yan kung paniniwalaan nyo o hindi, pero ito ay magsisilbi talaga para i-guide tayo this year. Okay? Wala pong kasiguraduhan na ito ay mangyayari o hindi, o kayo nang bahala, basta nasa sa inyo po yan. At walang mawawala sa atin kung makikinig tayo, yes, dahil talaga ito ay gabay lang. Pero ngayon, Master Hans, pinayuhan mo rin kami na magsuot ng red pulang damit today hanggang January 15. Bakit? May reunion ba tayo, Master Hans? Sharing lang. Magandang tanong po yan. Ang 2021, missing o wala pong element na fire element. At ang fire element po natin is the wealth or money element. Para ma-enhance natin ang financial or success pagdating sa pera, alam niyo ko, i-describe ko muna na mabilisan si Ox, metal Ox natin. Si Ox kasi ang karakteristik niya, very hardworking, very determined, at maghihirap talaga o pinaghihirapan talaga ni Ox ang kanyang success. So sa 2021, ang kailangan natin magsuot is kulay red na damit. Ang pagsusuot po ng kulay na damit na pula will enhance yung mga missing element natin. So magsuot tayo magmula January, first 15th day ng ating January, will attract or will bring in money element or pera pagdating sa swerte natin, pang good feng shui pagdating sa pera. So, from January 1 to January 15, Master Hans, kami ay magsusuot ng pula? Yes po, pwede po magsuot ng mga fire element, kulay pula. Fire element. Fire element red. Orange. Orange, yellow, or pink. Yellow. Pink pwede. Ito na, Master Hans, last year kasi una tayong ginulantang ng pagsabog ng mga bulkan, diba? At before matapos ang 2020, ay sunod-sunod naman ang mga bagyo na dumating sa atin. Sana naman, Master Hans, di ba, na parang ngayong 2021 ay mabawasan na yung mga delubyo. Sa this year po, ang day element ng 2021 is a yin water day. Ibig sabihin po niyan, we expect a lot of calamities pa rin, related pa rin sa ulan, sa baha, sa typhoon. Also, the year 2021 is the year of the metal ox. Ang ox element, siya mismo is earth element. So we will expect also, may mga malalakas na earthquake, may mga malalakas na lindol. Ulit, hindi na tayo para manakot, tayo po dito po, magbigay gabay, at magbigay po tayo alerto, magbigay tayo paghahanda para paghandaan natin. Sino ba makakaalam kung kailan sasabog ang bulkan? Sino ba makakaalam kung kailan talaga darating ang malakas na lindol? Pero, pag tayo po'y handa, mas pwede natin maiwasan ang mga trahedya.